Hello guys, so ayun, mga anak ko si Jane. I think pinapaanak na siya. Hindi ko sure kung pipilitin ngayong araw, but anyway, kwenta ko muna sa inyo yung mga pangyari today. Ayun, so apparently, OB suggested na si Jane ay manganak na within 37 to 38 weeks. So last Thursday, pumunta kami ng PGH kasi nandito yung mga OB niya. And ang sabi is, tawag ito, parang bibigyan siya ng mga gamot pang induce. So ayan, so binigyan siya ng evening primrose, ayun, for induction, basta ganun. Tapos merong i-insert at saka merong iinumin. So from Thursday, then syempre come Friday, Saturday, Sunday, and ngayon Monday, kanina pumunta kami. Wala pa rin masyadong changes dun sa cervix niya. So, kumbaga parang hindi pa nahihinog. Pero yung OB niya, sabi eh, pumunta na ng PGH para ma-examine, ganyan. So, ayun, bali meron silang ibang ginagawang induction method. So, I'm not sure kung ano yung mga yun. But, sa ngayon kasi 38 weeks na si Jane. And ang sabi ni nung doctor, parang to avoid further complications or other complications na mag-a-arise, dapat mag-ano na, i-induce na, and dapat naumbos na rin si baby. Ayan. So, dumating kami dito sa OB admitting section or OBAS ng siguro mga alas dos. Tapos, ayan, bali, afternoon, pinapirma kami ng waiver ba yun? Hindi yata waiver, basta yun. Basta pinapirma kami ng patient something form. Tapos, ayun nga pala. By the way, dito nga pala sa PGH, hindi kayo basta-basta makakapag, ma-admit kung halimbawa wala kayong endorsement from another doctor. So, kung halimbawa kailangan nyo ng manganak at halimbawa pinalipat kayo ng ospital, tapos gusto yung dumiretso ng PGH, dapat meron kayong endorsement ng doctor. So dapat merong contact yung doctor ninyo sa mga doctors here sa PGH. Kasi dati meron kami nakasabay nung check-up ni Jane na hindi nila tinatanggap talaga. Kasi wala daw, walang endorsement ng doctor. And yung itong OBAS or OBAS. So ayun, tag dito. Ayun, tapos manganak na siya, hindi siya tinanggap kasi kailangan nga merong endorsement from another doctor. So ayun, extra information. So tuloy ko na yung kwento ko, bali, nandito na kami by 2 PM. Tapos pinapirma ng patient slip form. Ayun, tapos pinapasok ko si Jane. Bali, I think tinanggal lahat ng damit niya kasi binigay sa akin ultimo panty sinama. So ayun, so yun lang yung information na alam ko, and ngayon it's already around 8 PM, hindi ko pa rin nakikita si Jane, hindi ko alam kung anong status. Hindi pa siya kumakain, syempre ako rin hindi pa kumakain, wala akong balita talaga, as in zero balita. At saka ayun lang, ewan ko kung ano nangyayari sa loob. Siguro mas surprise na ako na okay, nanganak na pala. So, ayun, ganun pala sa PGH, no? Kapag kasi charity war yata ito. Or basta ewan ko kung paanong malalaman ko after. Ayun, so bali dito sa OB admitting section or OBAS, na tinatawag nga nilang OBAS. Yung mga bantay nasa labas lang, maski na meron kang COVID negative result, kasi ako meron akong swab test na negative. Sabay kami ni Jane na kinuhaan nung Friday. Ano, Saturday pala. Pero ayun, kumaga si Jane lang yung pinapasok at ako ay bantay sa labas. So ayun, yun lang yung information na may share ko at the moment. Balitaan ko na lang kayo sa mga susunod na mga pangyayari. Pero ayun, ako kasi naghihintay lang ako dito sa labas kung ano man yung mga update na ibibigay sa akin. Ayan, so sa mga nagtatanong regarding sa parking, actually medyo mahirap ang parking dito sa OB admitting section. Napakalayo ng parking. Kumbaga parang
Siyempre yung mga bantay nasa labas, nakaupo, ganyan. Pero yung sasakyan mo, napakalayo. Kasi yung parking areas, o yung mga sasakyan na nakapark dito sa paligid, ano, tawag dito, mga ano lang sila ng doktor, basta parang gano'n, mga doktor ata may-ari, at saka yung mga, syempre mga ambulance. Pero, kumbaga, dito sa may bandang emergency room or emergency area at OB admitting section, wala ka talagang mga parkingan, kaya mapipilitan kang lumayo at umalis muna. Eh, ang mahirap kasi dito sa ano sa OBAS, tinatawag lang yung bantay. So, kung ano, kung wala ka, tapos tinawag, ibig sabihin madidelay yung service na dapat makukuha ng pasyente mo. Halimbawa, ako, lumabas muna, tapos yung pala, tinawag ako pagkalabas ko, diba, sumakto, mga ganyan. Ibig sabihin, kung halimbawa, lumabas si baby, hindi ko agad mabibigay yung, halimbawa, damit, ganyan, kailangan ng damit. Hindi ko agad mabibigay kasi lumabas nga ako or pumunta ako sa sasakyan kasi ang layo ng parking. Ay, yun lang naman yung problem dito. Saka medyo marami pang ginagawa actually sa PGH, which is a good thing naman, knowing na ito talaga yung parang hospital na puntahan ng mga tao. Kaya sana mag-improve na sa mga susunod na taon. Kasi sobrang ano, layo talaga ng parking at ang mahal pa ng singil. Ayun, kung maitatanong nyo nga pala, si Jane ay wala pang masyadong naramdaman na hilab. Kumbaga, naninigas-nigas yung ano niya, chan, pero walang hilab na naramdaman. Kasi nga, dahil siguro 37 or 38 weeks pa lang siya, kasi normally, term birth na yun, kumbaga, safe na for delivery, fully grown na si baby. Ayun, kaya, ano, i-indus lang siya talaga para ma-avoid yung further complications sa mga umaabot ng 39 to 42 weeks. Hello guys, so ayun, quick update, umuwi muna ako sa dito sa room namin sa bahay ng tita ni Jane. So ayun, bale, actually wala pa talaga akong balita kung ano nang status ni Jane, kung nanganak na ba, nag-labor or something. Pero base sa mga nakakausap ko, kapag ano nangyari, kasi binigay pa lang sa akin yung chinelas and ang hinihingi na tissue at saka tawag dyan, tubig. Tapos apparently binigyan kami ng reseta. Binigyan kami ng reseta para bumili ng evening primrose oil and Buscopan ampules. So ayun, so hopefully okay naman. Hopefully okay naman talaga. Tapos ano, ang tawag dito, tingin ko nagli-labor na si Jane. So baby is coming out anytime soon. Pero ayun, bale, umuwi muna ako to freshen up. So para kumain, may naiwan naman doon si Michael, yung pinsan ni Jane. Bale, hinatid lang ako ni Mama. Yun. Tapos yun pala, hindi ko alam yung status kasi nga wala rin cellphone sa loob. So walang cellphone si Jane, bawal ang cellphone. Kaya ayun, kung ano, lalabas yung doktor, doon lang namin matatanong. Tapos minsan din sa tayong doktor, kumbaga parang hindi man totally snub, pero siguro hindi narinig, ganun, sobrang busy or what. Pero parang ganun. So ayun, hopefully okay naman sila. Medyo pinakaban ako ng konti. Na-excite na din. So sana they're in good hands. Hello guys, so ito, quick update. Ngayon is April 26. Tama ba? Tapos yung April 26, 2 PM. Kanina umalis ako at bumalik lang akong okay, bali kanina umalis ako kasi para ano, may kapalitan naman ako. Tapos ngayon, yung kasabayan ko na parents, mga young couple, ano sila, nakapanganak na daw yung kanilang pasyente. So, siguro nanganak ng mga ano, 10:30, yan. Nalaman nila mga 11:30. Pero walang binabanggit, kumbaga, yung doktor. Pero, kaya nila nalaman ng anak, kasi nagsabi na itong, ano,
nagsabi na yung pasyente, kasi may dalang cellphone eh, may dalang cellphone sa loob. Nagsabi yung pasyente na ano nila, nag-text. Nag-text na ng anak na nga daw siya at medyo sumasakit daw yung tahi niya. Ayun. So ako, wala pa lang balita kasi karating ko lang mga quarter to two. So pinauwi ko muna din yung pinsan ni Jane. So ayun, medyo nainis din sila sa part ng mga ano ng PGH mga staff kasi ang hirap kumuha ng update talaga dito regarding sa pasyente mo. Kumbaga, lalabas sila pag may kailangan. Tatawagin yung pangalan mo pag may kailangan. Pero hindi nila sasabihin kung ano nga bang status ng pasyente, kung nanganak na nga ba, kung nag-labor na ba, okay lang ba sila. Ayun yung mga isa sa mga nakikita namin problema dito sa ano ng PGH. Tapos meron pang bali nag-usap kami, diba? May sumali sa usapan namin, ang sabi yung kanya daw asawa nanganak ng alas 9 pero nalaman daw niya alas 2 na. O diba, sobrang layo ng pagitan. Kumbaga, wala talagang bilang bantay, wala kang idea kung ano yung nangyayari sa pasyente mo, kung okay pa ba yung pasyente mo, masakit ba, kumain na ba. Yun lang. Siguro yun yung isa sa mga pagkukulang dito sa PGH na masasabi kong hindi rin okay para sa mga bantay. Kasi, kumbaga, kung overthinker yung bantay, eh syempre mag-iisip kamusta na kaya yung pasyente. Okay pa kaya, buhay pa kaya, kamusta kayong panganak, safe kaya si baby. Ayun, ang hirap. Kasi kahit tanongin mo yung mga guard, wala eh. Wala sila mabibigay information sa'yo. Pag tinanong mo naman yung mga nurse, either parang di rin nila alam or pag bibingi-bingihan ka, siguro kasi syempre daming ano, dahil busy at saka ang daming pasyente, so hindi natin masabi. Hello guys, quick update, time check, it's already 5:10 PM. Pero before that, gusto ko lang sabihin na ayun, natatay na ako, oh my god. Ayun, nakakatuwa. Ganito pala yung feeling no, kapag ano, tatay ka na. Feeling ko talaga maiyak ako kapag nakita ko na si baby. So ayun, to my wife, I love you very much. Halaga ko kayong pareho, promise. Ay naku, yung feeling na gustong tumulong ng luha mo kasi ang daming tao. Grabe. Ay, pero nakakatuwa, ganito pa yung feeling. Sobrang overwhelming. Ay naku, naiyakan talaga ako. Ayun, so nakatuwa lang, saya. Naiyak ako, promise. Ay naku. Baby Mizuki Kairi, welcome to the earth. Welcome to this world. And ay naku, na-excite na ako makita ka. Sana makita kita anytime soon. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for giving Jane the safe delivery. Oh my god. Ayun lang, grabe, so masaya na maalam yung balita na safe sila. Baby Kyrie, excited na sila rin makita ka. And ayun, thank you talaga, Lord. Kasi lang mahirap ang pagbubuntis at lalo ng panganak. So, super thank you kasi naging safe yung mag-ina ko. Ay naku, painis. Ayun, thank you. Hindi to tears of lungkot. Ano to, tears of joy. Crap. Kakaiyak. Sobrang, ewan ko, natutuwa talaga ako eh. Na-excite ako na gusto ko nang makita yung baby. Nakita ko, gusto makita si Jane. Kasi natagal ko siyang, kumaga parang halos isang araw akong nag-aalala. Isang buong araw na hindi ko siya nakikita. Just wala akong balita talaga. So, ay, ganito pala, no? Hello guys, quick update. Time check, it's 6 PM. So, ayun, apparently hindi ko pa nakikita yung aking baby. Hindi ko pa nakikita si Jane. Pero may pinabiling gamot sa akin kanina yung doctor.
para yun kay baby. So, ayun, yun pala ang quick update kasi nasa charity ward kami. So, hanggang hindi pa siya nakakalipat sa ward ng, ang tawag dito? Basta parang, ayun, sa ward. Hanggang di pa, ano, hanggang hindi pa nakakalipat doon, hindi ko makikita si Jane sa si baby. Pero, excited na ako. Hello, good evening guys. Update lang, time check. It's almost 8 PM. And ang huling balita ko pa lang is bibigyan ng binder si Jane. So wala pa talaga akong actual na balita regarding sa kanilang status, anong itsura, ganyan. So I'm still unsure kung CS ba or ano, or normal delivery. Kasi ang hirap kumuha talaga ng updates dito sa PJH. But feeling ko normal naman kasi kumbaga ano, yung lumabas kasi na doktor, kumbaga nakangiti talaga siya sa akin na nakita niya na, basta yung nakita niya ako na ano, na parang umiti din, tapos parang habang inaano siya na lumabas na si baby. Ayun, so feeling ko normal naman, hopefully. Ayan, hello guys, bale, time check, it's 10 PM, April 26, and ayun, wala pa rin tayong balita. So later na lang ulit. Hello guys, so time check and update. It's 10:50 something. 10:50 yata ng gabi, April 26, 10:51 to be exact. So ayun, isang sign na medyo parang medyo okay na yung pakiramdam ng ating nieces at baby is when they ask for baby things or baby garments and mother's dress. So, ayun. Kung ano yung suot ni Jane nakaraan, yung din binigay ko kasi hindi ko dala nandun sa may sasakyan yung ibang damit. Pero yung, syempre, yung mahalaga, yung damit ni baby, ayun yung hinihingi nila. Ay, sana mabilis lang para, ano, makapahinga tayo ng maaga. Makita ko si baby. My God. Na-excite ako. Ayan. So, thank you pala sa mga ano na staff ng PJH na kahit hindi nyo kami masyadong ina-update, eh, kahit pa paano natutuwa kami sa service ng PJH. I mean, hindi man kahit pa paano, talaga natutuwa kami. Kaming mga, ano, we appreciate you so much sa lahat ng ginagawa nyo para sa aming mga misis, sa aming mga may bahay, at sa aming mga baby na pag-aalaga. Maraming salamat po. God bless you all. Hello guys. Bale, time check. It's 3:40 AM. Medyo kagising ko lang actually. Tapos, saktong-sakto, tumatawag si Jane. Sabi niya, kakalipat lang daw nila ng Ward 16. Kaya, ayun, syempre, dahil tayong tumayo at ano, lumipat. Kasi, ibig sabihin, makasama natin sila Jane, yes. Talk si baby, yeah, makikita ko na sila finally. Ay, grabe. So, ayun. Bago ka makalipat ng Ward 16, halimbawa yung bantay. Bago makapunta ng Ward 16, kailangan muna ng swab test. And fortunately, meron akong swab. Negative kami. Swab kami na Saturday. So, ayun, makikita ko ng baby, yeah. Ano namin ng baby namin. Ayan, hello guys, quick update lang. Bali, nandito ako sa Ward 16. And apparently, ayaw pa akong papasukin. Kasi yung swag ko daw is nung Saturday pa. And today is Wednesday ng madaling araw. Kaya, ayaw nilang papasukin kasi expired na daw yung swag ko. And dumabas daw ako, so medyo exposed ako or may risk for COVID. Pero ayun, negative naman siya. Negative naman siya eh. Kumbaga negative naman yung result ko. Pero parang kailangan ko yatang i-reswab kasi pagdating dito sa ano, sa mga ward, syempre kasama yung mga bata, medyo mahigpit na. Pagpasok daw, kailangan maligo. Tapos kailangan dala ko na lahat ng mga gamit. So, at this point, hindi ko pa alam kung anong bang mangyari or anong gagawin ko kasi parang doon tumawag yung guard at saka yung mga nurses doon sa kabilang ano, sa OBAS, sa OB admitting section, eh pang nagpasapasahan ako, hindi alam kung kaninong kung kanino bang decision manggagaling, yung kung kailangan ko bang i-reswab or pwede na akong pumasok
or pwede pa akong pumasok, ganun. Eh, wala rin akong dalang gamit kasi ang dala ko lang gamit ni Jane, gamit ni Baby, pero yung gamit ko hindi ko dala. So nun tayo medyo ano, parang kailangan ko na naman lumabas, na parang ang nangyari nga ay ayaw nila. So ayun, tingnan natin kung ano mangyari. My God. Ayan, hello guys, so quick update, time check, around 5 a.m. And apparently hindi ko pa rin makita ang aking mag-ina dahil medyo ma-RT sa ano, sa ward. Yung basta sabi na sa akin eh, bumalik ako ng OBAS dun magtanong kung ano bang gagawin, kasi ewan ko ba, pabalik-balik pa, pwede man nilang tawagan. So ayun, so mukhang kailangan kong ano, mag-reswab. And papunta ako dun ngayon sa OB admitting section para magtanong. Kasi kung sakali kailangan kong i-reswab, kailangan kong munang umuwi, kumuha ng gamit at magstay dito sa PGH for siguro mga 24 hours para hindi ako lalabas ng PGH. Kasi ayaw na lang lumalabas. Although mukhang mas marami namang expose, marami na exposure dito sa loob kaysa sa labas. So yun, tingnan lang natin. Ay nako. Hello, good morning guys. So ayun, time check, it's 6:09 a.m. Medyo busy tayo ngayon. Bali, ang nangyari, parang ayaw na akong papasukin nung ano talaga, ng mga nurse saka din sa OBAS, since expired na nga yung ano ko, yung swab test. So it's either magstay lang ako sa labas at tatawagin lang ako kung kailangan ng pasyente or kailangan ni Jane ng mga something like pagkain, gamot, etc. ganyan, kung may papabili, tapos ipapaabot na lang sa guard, or isuswab ako, reswab para makapasok ako ulit sa ano, sa Ward 16 na kasama sila. So ayun, for now yung hanggang option 1 muna tayo. So may mga dala ako para sa kanila. So ayun, dahil sa option 1 nga, may dala akong mga gamit-gamit na kailanganin ni Jane at saka ni Baby. Tapos yun, ang problem lang eh, mag-isa nga lang si Jane dun sa loob. So, syempre kapapanganak lang, tapos mag-isa siya. Ayun, so, nakaawa, ano ba yan? Hindi ko malang masamahan sa loob. Ayun, so, kapasab na naman ako para makapasok ko dun sa, ano, sa yun, sa ward. Hindi nga, huwag na ko lang, ay, grabe, nakakayak to magpa-swab. Nakayak na naman tayo. Time check by the way, it's 11 a.m. Nakauwi ako before 7, kasi medyo nakatulog naman ng konti. Hindi kasi talaga nakatulog kagabi, kaya sobrang antok ko. Pero supposedly dapat mga 8 a.m. pa lang talaga nakaswab na ako. Yun, hintayin na lang tayo ng result. Sana negative pa din. Hello guys, so quick update lang. Today is April 27, 10 a.m. And papasok pa lang ako sa lobby kung saan yung Ward 16. So Ward 16, nandun si Jane at si Baby Kyrie. So ako, di ba nagpaswab ako kahapon? So kanina lang nalaman yung result. Negative naman, pero hindi ko siya ma-print. So pumunta ako dun sa swabbing area. Hindi daw siya nagpiprint, bawal din daw picturean. Kasi dapat daw mong gagaling sa doktor. At kailangan kailangan galing sa doktor yung result mo. So punta ako sa OBAS, sa OB admitting section. Ayun nga, sabi nga nila down daw yung system. So hindi ako nakapagpa-print din doon. And sa OB admitting section, hindi doon kinukuha yung swab. O hindi man ako pinagalitan kasi down nga yung system. Kumbaga parang in-explain lang sa akin na hindi kukuha doon ng swab. Kailangan magagaling sa kusina yung doktor na nag-request.
So ayun. Ngayon syempre chinat ko si Jane. And ayun na nga, sabi, pwede daw ako umakyat at magdala na rin ako ng panligo. Kasi bago pumasok sa ward, kasama yung mga baby and yung mga nanay, eh dapat na maligo muna. So ayun. And hopefully, smooth naman yung process. And again, bago kayo makapasok sa ward, kailangan meron kayo swab or yung bantay, dapat merong swab. Hindi man required na asawa, pero basta kapamilya na negative ang swab. Ayun. And thankfully, negative tayo. Thank you, Lord. So ayun, makikita natin si baby sa si mommy. Ayan, hello guys. So quick update, bale, papasok na ako ng ward 16. And ang tawag dito, pinayagan naman na mag-charge or gumamit ng extension para doon. Pero ay nga may bayad. Ang bayad is 30 pesos per ano to, per item. So charging of cellphone and electric fan. So may charge 'yun. Ayun. So kung meron kang dalang electric fan at saka mag-charge ka ng phone, may extra bayad na 30 pesos each. Kaya ayun. Also, once makapasok ka sa ano, once makapasok ka sa ward, hindi ka pwedeng bumaba ng first floor, hindi ka pwedeng umaka ng third floor, dapat nasa second floor ka lang. Nandun sa second floor kasi yung parang bilihan ng pagkain. Thankfully, kasi ang bantay ay walang pagkain. Sa charity ward kami, ha. Kasi sa pay ward, may ano dun, may pagkain ang bantay at saka yung pasyente. Pero kami, pero dito sa charity ngayon, pasyente lang daw ang may pagkain. So, ako, kailangan kong bumili ng sarili kong pagkain. Pero si patient, si Mary Jane, meron siyang sariling food. So, ayun, bawal na akong lumabas. So, expected, expect nyo na, na dahil meron pa kang ibang kamag-anak na kasama. Tapos, siya ang mag-aasikaso ng lahat ng papers nyo para makalabas kayo para rin sa birth certificate ni baby at yung iba pang documents na kailangan. Kaya, ayun. Again, once na makapasok ako at makapag, ano na, makaligo, ayun na, hindi na ako pwede lumabas. So, buti na lang dyan yung mama ni Jane para mag-aasikaso ng ibang papeles. Ayun, salamat po sa aking ginan. Ayun. Siya tulog. Pagdating ko nakatulog naman siya, ako nagpatulog kasi siyempre kailangan ni mami umihi.
Hello guys, quick update lang. So, nito na ako sa loob ng charity ward sa hindi ko naman tawag dito basta parang halo-halo din siya. Hindi siya parang ward lang for ano for buntis or may baby. Meron din yung parang sa OB and gynecology ano something basta ganun. So, ayun, since this is a charity ward, okay naman siya, actually well ventilated yung area, hindi naman siya mainit. And thankfully yung area na binigay sa asawa ko is bed one. Medyo maluwag, parang kaming naka-corner lot, parang ganun. So medyo ano siya, malaki yung space kahit papaano. And ayun, kagaya nga sabi ko, well ventilated, kaya nakakatawa naman. Sorry, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo yung buong ano, kasi bawal. Anyway, so ayun. Thankfully nakapasok na ako and nakita ko na si baby. Nakakatuwa. I'm not sure sana narinig niyo kasi medyo mahina dahil baka maka-istorbo kapag masyadong malakas yung volume. So sorry, nang saya lang. Bala nangyari since wala akong ano. Wait lang. Ayun, so kadarating lang din ng food. Bale, dalawang food sa isang tray kapag kasama na yung bantay. And, ayan. Natawa talaga sa anak ko. Ang cute kasi. Yun, parang mangyaki ako kanina. Pero kaya na akong tigilan. Pero naiyak talaga kaya. Ganun pala ang feeling nyo kapag ano. Una mong nahawakan yung anak mo. Parang sobrang touching. Ayun. Hi. Sarap sa feeling. Nakatayin ko yun at nakaraos na din. So, waiting na lang kami for ano. Sabi pala sa amin, pwede na kami lumabas. Pero, hintay lang namin yung paperwork kasi okay naman na daw. Pero yun nga, yung paperwork ang kailangan namin asikasuhin. Kaya, medyo matagal-tagal pa siguro. Siguro mga 2 to 3 days pa. Bali, since nakapasok na ako, hindi na ako pwede lumabas. Hanggang second floor lang ako at yung pagbili ng mga pagkain, tubig, etc. Yun lang. Other than that, kapag umalis ako, pag umalis ako, void na yung aking swab. So, kung gusto mong pumasok ulit, magpa-reswab na naman ako, wait ng 24 hours, eh, hindi yung pwede. So, ayun, yung bilan ko muna mag-asikaso ng mga documents namin. Ayan, so, papakita ko rin sa inyo, syempre, si Baby Kyrie. Ayan, aming Baby Kyrie, cute-cute. Grabe yung paghihirap ni mami dyan. Ito yung damit mo. Anong damit? Damit na may ano, sleep. Wala pa, di ba? Ang baby diary, tingin. Good morning guys, update lang. Today is April 29, around 8 AM, I think. Ayan, 8:23. So, dito pa rin kami sa charity ward ng PGH Obstetric Ward, Ward 16. And hopefully makalabas na kami today. Kailangan lang na may mag-asikaso ng papers namin or documents at saka yung birth certificate ni baby. Bali, may pinapil upan sa akin na parang information for live birth yesterday. Pero since bawal ako lumabas, so yung binan ko nga, yung mama ni Jane ang mag-aasikaso ng documents. Okay, bali, since, di ba, parang second day ko dito sa ward, bali, ang nangyari, si baby pinapaliguan by 7 AM yata, or 7:30. Pero syempre, dapat sarili mong sabon, sarili mong towel, ganyan.
Tapos yung mga electric fan, lahat yan papatayin by 6 a.m. So, pagdating ng 7 a.m., 8 a.m, medyo mainit kung wala naka-open na fan. Kasi ano eh, hindi naman aircon room yung area. Pero, ano siya, marami naman siya ceiling fan, maraming fan. Pero yung mga nurses, they opt to close or turn off the electric fans, the fans, the ceiling fan, sorry. At saka yung iba pang fan. So, siguro para magising, ganyan. Pero binuksan pa rin namin. Kasi nga, ang init, grabe. Kasi nga pala, si Kyrie, yung aming baby, ay medyo sensitive to matitinis na sound. So, kapag nakarinig siya ng mga matitinis na sound, talaga nag-startle siya, ganyan. So, from tulog pala, magigising bigla. And, ayaw niya nung may mga nasok-sok sa kamay niya. Halimbawa, lalagyan siya ng, lalagyan siya ng oximeter. Ah, talagang iiyak pag nakalagay yung oximeter. Pero, nabakunahan na rin naman siya. Bali, pagkalabas niya, nabakunahan siya nung for hepatitis B. At saka, tama ba? Immunoglobulin yun, no? Kasi hep B nakalagay dun. Nakalagay naman sa discharge. Malikap mo na. Bali, ang tinuro sa kanya, dalawang vaccine is hep B vaccine and BCG for TB naman. So, yun pala yung ano, yung may bukol, yung nagkakaroon ng bukol sa tag dito. Basta sa may gilid nung ganito. Ayan, BCG pala yun. Tapos syempre si Jane, kinuha na din nago for mga test. And wala namang masyado, pero ayun, medyo masakit lang yung ano ni Jane, tahi. Kasi nga na CS siya. Kaya ayun. Tapos, yung mga nurses okay naman, pero may iba talagang parang medyo galit sa mundo. Medyo masungit yung iba, pero kumbaga, depende siguro sa'yo kung paano mo i-handle. Kasi syempre sila, araw-araw, ganito yung work nila. Tapos ikaw, minsan ka lang naman dito sa ospital. Tapos siguro pagpasensyahan na lang din pareho. Kaya lang may time talaga na ano. Syempre ang init nga sa loob ng room. Tapos, magsusungit pa yung ano, diba? Magsusungit pa yung nurse. Eh, nakakabatid talaga. Pero, ayun nga. Depende lang talaga sa'yo kung paano mo i-handle. So, anyway, ayun. Yun pa lang naman yung update. So, hopefully makalabas kami today. And, ayun. Pakita ko sa inyo si Kyrie na natutulog na naman. Actually, ang hirap niya talagang, madali lang siya matulog. Kaya lang, ayun nga, since baby, gusto lagi nakadede. Nagreklamo na yung nanay, sakit na daw ng kanyang nipples. Dahil nga, dede ng dede, yung, kumbaga parang yung gatas, hindi pa naman ganun kadami. So, ayun, medyo lang, mahirap pala kami magpa-burp sa kay Kyrie, kay baby Kyrie, kasi hindi naman kami sanay pa. But eventually, malalaman din namin yan. Saka, kumbaga, laking tulong talaga ng YouTube para sa mga tutorials regarding newborn, how to take care of newborn, yun, infants. So, ayan. Pakita ko sa inyo si baby Kyrie na tutulog. Ayan, si baby Kyrie. Diba? Lumabas pala siya ng 2.8 kilograms. So, about 6 pounds. Shout out pala sa Red Doors. Thank you sa gamit na gamit sa unang. Tulog na tulog ang aming baby. Yeah, hello guys. So, ayun, thank you at nakalabas na rin kami sa wakas. So, date today is April 29. Ang oras is 5:58 p.m. So, ayun. Bali, actually, mga 5:30 nakalabas na kami. Kaya, ayun. May mga inasikaso lang akong ibang papers. At saka, yung wheelchair kasi parang
kailangan hiramin. So, kung mag-iwan ng ID, tapos yung ID ko na kinuha for visitor's pass, eh, kailangan ko pang kunin sa ibang office. Like, ayun, napunta ko sa security office. So, ayun. Ayun, so we're just waiting for our sundo. Bale, mama ni Jane ulit ang magda-drive na sasakyan. Pupunta sa lobby para i-ano na kami. Kunin na kami dun sa, ayun, sa lobby nga. At makaka-uwi na, finally. After 3 days ni Jane sa ano, sa hospital, sa charity ward, ward 16. Ayan, finally, makaka-uwi na kami. Thank you, Lord. And thank you din po pala sa mga ano, nurses and doctors sa charity ward ng PGH. Reveal ko na lang later kung magkano yung bill namin and magkano yung aming binayaran. Thanks!